kasalukuyang nagaganap ang imbestigasyon ng Women's Desk ng Tagaytay City Police tungkol sa kaso ni Keith Thompson at ng kanyang girlfriend, ang sexy star na si Ana Halandoni. Ayon sa aming source, nakausap nila ang isang police officer ng Tagaytay City Police ngayong Biyernes ng umaga March 18, 2022. Sinabi nitong ganap na 6:29 AM, nang makatanggap ng tawag ang 911 tungkol sa isang babaeng sugatan at humihingi ng tulong, pero hindi pa sila makakapagbigay ng detalye dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Mabilis namang rumspond ang Tagaytay Police kaya napag-alamang si Ana ang biktima sa insidenteng nangyari sa Omega Hotel sa Came 54 Emilio Aguinaldo Highway, Silang Junction South, Tagaytay City. Isinugod si Ana sa Tagaytay Medical Center para gamutin, samantalang dinala si Thompson sa Tagaytay Police Station para imbestigahan. Bago na iligtas si Ana, nagawa pa nitong humingi ng tulong sa mga kaibigang pinadalhan niya ng litratong magpapatunay na sinaktan siya dahil sa mga sugat sa mukha niya. "Please help me. Please call police. Keith is killing me. Please please help me." Nagmamakaawang mensahe ni Ana. Nagbili ng sexy star na huwag siyang tawagan sa kanyang cellphone dahil baka magising ang boyfriend nito. Tinawagan ng aming source ang Omega Hotel at nakumpirma naming dito nag-check-in sina Keith at Ana. Pero hindi nagbigay ng impormasyon ang hotel staff na aming nakausap dahil tanging ang kanilang mga guest ang nakakaalam sa mga tunay na nangyari sa loob ng kwartong tinuluyan ng dalawa. Tatlong buwan pa lamang ang nakalilipas ng isiwalat ni Keith sa kanyang Instagram account noong December 15, 2021 na may relasyon na sila ni Ana. Ikinagulat ng mga kaibigan ni Keith at Ana ang balita dahil hindi nila inaasahang haantong sa pisikal na pananakit ang relasyon ng dalawa. Anong opinion mo sa videong ito? Comment down below, huwag kalilimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga showbiz news at trending videos namin.